Napakaligaya at kahangahangan ng tayo.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin. Nasa bahagi na po tayo ng pagpapahiwatig ng banal na salita, at bago ko po tawagin si Pastor Noel ay tinatawagan ko si Sister Claire na magbukas ng panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We ask for your Holy Spirit's presence on this prayer line as Pastor Noel shares the message in Tagalog. Lord, we pray that your name would be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, Pastor Noel. Magandang gabi po muli, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Gandang gabi po at kay Sister Claire, nakasama po natin ngayon. At sa atin pong mga kapatid na sumusubaybay, nakikinig, at nakikibahagi po dito sa prayer line ng Glory Tabernacle in coordination po sa radio program ng Consuming Fire. Isang mainit na pagbati rin po kay Bishop Mel Malto. Tayo po ay magpapatuloy sa pangangaral po ng salita ng ating Panginoon. Ang atin nga pong sinimulang paksa noong nakaraang Martes ay patungkol sa iba't ibang mga pangamba ng isang lingkod ng Diyos at ang mga tugon ng ating Panginoon sa Kanya. Atin nga pong tinignan ang
ang pagkakatawag ng ating Panginoon kay Moises na atin nga pong binasa po ang salita ng Diyos dito po sa Exodo, ikatlong kabanata. At ang unang pangamba ni Moises sa pagkakatawag sa kanya ng Panginoon ay ito ay pangamba patungkol sa estado ng kanyang sarili. Nabanggit nga po natin na tinanong ni Moises na kung sino nga ba siya upang siya ay isugo ng ating Panginoon kay Faraon. Ngunit ang naging tugon naman ng ating Panginoon sa kanya ay pinangako ng ating Panginoon na ang kanyang presensya ay tunay na sasakay Moises. At ang pangalawang pangamba na inilahad ni Moises patungkol sa kanyang pagkakatawag ng ating Panginoon ay pangamba niya patungkol sa kakulangan ng karunungan. At dito ay makikita natin na hindi sang-ayon po sa pagtugon ng ating Panginoon sa kanya ay hindi dapat ikabahala ni Moises ang kakulangan ng karunungan sa kanya pong kaso ay yung pangalan ng ating Panginoon. Ito po ay hindi dapat maging hadlang sa paghayo at pagsunod sa pagkakatawag ng Panginoon sa kanya sapagkat ang ating Panginoon naman ay nangako na ituturo sa kanya ang kanyang itutugon sa mga magtatanong sa kanya. Ang mahalaga po ay tunay na tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay handa pong makinig, handa pong ituon ang ating 100% pakikinig sa ating Panginoong Diyos na buhay at nagsasalita at nagpahayag ng kanyang sarili sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa gabi pong ito ay magpapatuloy tayo sa ikatlong bagay na pinangangambahan ni Moises. At ito po ay atin nga pong makikita sa Exodo, ika-apat na kabanata, sa talatang 1. Ang sabi po dito, at si Moises ay sumagot at nagsabi, datapwat, narito, hindi nila paniniwalaan ako ni didinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. So, ito po yung ikatlong pangamba ni Moises. Ito po yung ikatlong kinatatakutan niya. Ito po yung pangamba ng hindi pananampalataya. Nangangamba siya na kapag sinabi niyang sinugo siya ng Panginoon sa kanyang bayan ay ang kanyang sariling mga kababayan mismo ay hindi maniniwala sa kanya. Sabi niya sa ating Panginoon ay hindi raw siya paniniwalaan, hindi raw didinggin ang kanyang tinig at sasabihin ng kanya mga kababayan na ang Panginoon ay hindi tunay na nagpakita sa kanya. Kaya ito ay isang bagay na naramdaman ni Moises at ito yung isang bagay na takot na namuo doon sa kanyang puso. Sa kabila ng pinangako na ng ating Panginoon ang kanyang presensya, sa kabila po na ang ating Panginoon ay tunay na ipinakita at nangusap kay Moises na siya ay nagpapahayag at ituturo sa kanya ang mga bagay na kanyang sasabihin. At dito ay muli na namang nagbigay si Moises ng kanyang mga excuses, mga kinatatakutan. At naintindihan po natin na ito rin ay bahagi ng karanasan ng marami pong mga
manggagawa ng ating Panginoon na sinusugo ng ating Panginoong Diyos. At marahil ito rin ang naglalaban-labang mga kaisipan sa atin pong mga puso at damdamin, mga kapatid, na iniisip natin yung mangyayari kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. Marahil ay makaka-inkwentro tayo ng mga taong hindi maniniwala patungkol sa tawag na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, na bagamat tayo ay magpapatotoo, katulad ni Moises, na tayo nga ay tunay na binigyan ng misyon ng ating Panginoon upang siya ay paglingkuran. Marahil, tayo po ay nagdadaan dun sa estado o doon sa karanasan na natatakot tayo na tayo ay ma-reject. Natatakot tayo na tanggihan ang atin pong mga patotoo at hindi maniwala sa atin pong mga sinasabi, mga kapatid. Subalit, dito ay muli na namang tumugon ang atin pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang isang mabuting bagay patungkol sa ating Panginoon ay meron siyang tugon sa lahat ng ating kinatatakutan. Sa bawat kaisipan na ipinupunla o itinatanim ng kaaway, ay tunay na tinatapatan naman ito ng ating Panginoon ng kanyang sariling salita upang tayo ay kanyang matulungan, mapalakas, at tunay na mabigyang tibay ng kalooban at sa gayon ay tayo ay makasunod sa ating pong Panginoong Diyos. Dito sa Exodo, ika-apat na kabanata, ang sabi po ng Panginoon sa talatang ikalawa, ang sabi po ng ating Panginoon kay Moses, at sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa, at kanyang inihagis sa lupa, at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot. At kanyang iniunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Talatang ikalima, upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok ang kanyang kamay, ang kamay niya sa kanyang sinapupunan. At nang kanyang ilabas ay narito, ang kanyang kamay ay may ketong at maputing parang niebe. At kanyang sinabi, ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok uli ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas sa kanyang sinapupunan ay narito, nagsauling gaya ng kanyang dating laman. At mangyari kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, at kanilang paniniwala ng tinig ng huling tanda, at mangyayari na kung sila hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog at iyong ibubuhos sa iyong lupa at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa iyong lupa. Nagbigay ang ating Panginoon ng iba't ibang tanda, signs, dito kay Moises, na kanyang gagawin sa harapan ng mga tao kung sakaling hindi sila maniwala. At ito ay pinagkaloob ng ating Panginoon kay Moises upang bigyan siya ng katiyakan na ang Diyos ay isa sa kanya. Nagbigay ang ating Panginoon ng mga palatandaan na
siya ay tunay na isinusugo ng ating Panginoon. At hindi naman po natin ibig sabihin na sa bawat susuguin ng Panginoon sa panahong ito ay magiging katulad siya ni Moises, na ang tungkod ay magiging ahas, ang kamay ay magiging ketongin at ito'y manunumbali, kukuha ng tubig at ito'y magiging dugo. Kapatid, ang sabi nga po natin nung una pa man, ang mga bagay na ito ay particular para kay Moises lamang, mga kapatid. At sinasabi po natin, hindi po natin pinagsisikapang maging isang Moises. Ang ating pong binibigyang diin dito ay may mga bagay na pinagdaanan si Moises na marahil ay pinagdadaanan din natin bilang mga manggagawa o mga lingkod ng Diyos. Marami tayong kinatatakutan. At dito sa Exodo, ika-apat na kabanata, sa mga talatang ating binasa, mga kapatid, ang pinaka-pangunahin at sentral na kaisipan o aral na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ay sasamahan niya tayo. At ang kanyang biyaya ay sa atin, mga kapatid. At ang biyayang ito, ang biyaya ng kanyang presensya, ang biyaya ng kanyang kabutihan, ang biyaya ng kanyang kapangyarihan, ang siyang tunay na magbibigay patotoo na ang Diyos ay suma sa atin. Pahintulutan niya ng Espiritu niya na sa atin ay kanyang isinugo dito sa ating mga puso, mga kapatid, ang tunay na gagawang makapangyarihan upang ang paggawa mismo ng kanyang Espiritu ang siyang ating tataglayin bilang pinakabuhay at maluwalhating tanda na tayo ay tunay na pinahiran ng Espiritu ng Diyos. Natatandaan po ba natin itong nangyari kay Pablo nung siya po ay iniligtas ng ating Panginoon? Hindi po ba siya ay isa pong persecutor, mang-uusig ng iglesia ng ating Panginoon? At pinakukulong niya ang mga mananampalataya, pinahuhuli niya ang mga mananampalataya. Kaya ang kanyang pangalan ay tunay na kilalang kilala sa iglesia po ng ating Panginoon. Kaya naman, nung siya ay tunay na binago ng Diyos at iniligtas ng ating pong Panginoon, ay marahil ay hindi makapaniwala ang karamihan na nabibilang sa katawan ni Kristo na tunay na itong manguusig ng iglesia ay naglilingkod na sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po dito po sa aklat ng Galacia ay makikita po natin, mga kapatid, na nung siya ay tunay na sinamahan ni Bernabe sa mga haliging alagaad na walang iba kundi sila Santiago, Cephas at ni Juan, ay makikita po natin, mga kapatid, na kailangan dito ng biyaya ng Diyos na magsisilbing pinakatanda at patotoo ni Pablo na siya ay ganap at tunay nang naging kaisa nila sa Espiritu at pananampalataya. Ang sabi po dito sa Galacia, ikalawang kabanata sa talatang pito, sabi po doon, kundi bagkus nang makita nila sa akin ay ipinagkatiwala ang Evanghelyo ng di pagkuhuli, gaya rin naman ng pagkatiwala kay Pedro ng Evanghelyo ng pagtutuli. Mayroong nakita ang mga apostol dito kay Pablo. Nakita nila na ipinagkatiwala ng Diyos kay Pablo ang Ebanghelyo ng di pagtutuli. Siya po ay isinugo doon po sa mga hintil, mga kapatid, sa
mga hindi Hudyo. At ito ay tunay na nakita ng mga apostol. At paano nila makikita ito kung hindi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang magpapatotoo sa kanilang mga puso? Ang sabi nga rin po dito sa talatang ikasyam, at nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan. Sila ng mga inaaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga Hentil at sila ay sa pagtutuli. Dito po ay maliwanag na meron nakitang biyaya ang mga haliging apostol kay Pablo, na kaya naman ay ipinagkaloob ng mga apostol ang kanilang right hand of fellowship, ang kanilang kanang kamay ng pakikisama. Sila ay tunay na naniwala, mga kapatid. At ang pinakamahalagang bagay dito ay hindi yung credentials ni Pablo. Hindi yung pangsariling mga narating niya, hindi yung kung ano ang meron siya, kung hindi ang biyayang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang nagsilbing pinakatanda, pinakapatotoo ni Pablo sa harapan ng mga apostol. Kung kaya namang ang mga apostol, nung nakita nila ang biyayang ito ng Diyos kay Pablo, ay tinanggap nila si Pablo at iniari na siya po ay tunay na sinugo ng Diyos. Kaya ganito rin ang sinasabi ng ating Panginoon kay Moises, na siya ang tunay na magpapatotoo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis ng Espiritu o yung anointing of the Holy Spirit, yung presensya ng Diyos, sa pamamagitan ng biyayang mula sa Diyos, biyaya ng kanyang kabutihan, biyaya ng kanyang kalakasan, biyaya ng kanyang kapangyarihan, ito mismo ang magiging pinakatanda sa harapan ng mga tao. Kaya huwag po nating problemahin, mga kapatid, yung hindi pananampalataya ng iba. Dahil ang pinakamahalaga dito ay ikaw mismo na lingkod ng Diyos, na manggagawa ng Diyos, ay tunay na dapat kang manampalataya sa Diyos. Huwag mong dalhin bilang kabigatan. Huwag mong ipag-alala. Huwag po nating ikabahala. Alisin po natin sa ating isipan at hindi natin dapat ikatakot kung sakaling merong hindi mananampalataya sa atin, sapagkat ito ay sa panig na ito ng ating Panginoon, siya ang bahala doon. Siya ang bahala sa mga hindi mananampalataya. Atin pong intindihin ang atin pong pagsunod sa Diyos. Tayo po ba ay tunay na may pananalig? At akin nga pong ini-encourage ang mga kapwa lingkod sa ating Panginoon, sa ang mga manggagawa na tunay na tinawag ng Diyos sa kanyang ubasan at tinawag ng Panginoon bilang mga lingkod ng Diyos dito sa mundong ito upang ipangalap ang kanyang salita, upang ipangaral ang ebanghelyo. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Sapagkat dito, sa aklat ng Exodus 4 na kabanata, ay nagbigay ang ating Panginoon ng mga ilustrasyon na ng kanyang kapangyarihan. At merong iisang bagay na pinupunto ito. Dito ay sinasabi ng ating Panginoon na siya ang may kapangyarihang magbago ng tungkod at kaya niya itong gawing ahas at ibalik ulit sa tungkod. Ang Diyos ang may kapangyarihang baguhin ang kamay ni Moses, gawin itong ketongin at panumbalik muli sa isang sa dati niyang kalagayan.
Meron siyang kapangyarihang baguhin ang tubig at gawing dugo at ito ay tunay na magiging isang himala, kapanipaniwala ng himala sa harapan ng maraming tao. Ang ibig sabihin nito, kapatid, ang Diyos ang siyang tunay na nagtataglay ng kapangyarihang magbigay ng pagbabago sa puso ng mga tao. Kung kaya niyang baguhin ang tungkod, kaya niyang baguhin ang kamay ni Moises, kaya niyang baguhin ang tubig, kaya niya rin baguhin ang puso ng tao. Eh ano po, huwag po nating katakutan. Ito pong mga kaisipan na nilalagay ng Diablo sa ating mga isip, sa ating pong mga puso, patungkol sa haharapin nating mga taong hindi maniniwala. Sapagkat, walang basihan ang bagay na ito. Ang may basihan, mga kapatid, ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ito yung ating basihan ng pananampalataya. Ang Diyos ang tumawag sa atin, kaya naman ang Diyos ang sasama sa atin, at ang Diyos din ang gagawa, mga kapatid. Ang Diyos ang magliligtas, ang hinihingi sa atin ng Panginoong Diyos ay sumama tayo sa kanyang gagawin at manampalataya tayo ng lubos sa kanyang mga gawa. Kaya nga po, napakaganda ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang pagiging lingkod ng atin pong ng Ama, mga kapatid, ay tunay na ang presensya ng Diyos ang sumakanya. Ang sabi po dito sa Gawa, 10 sa talatang 38, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazareth, kung paanong siya ay pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at na ang kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Isang bagay ang dapat nating tandaan. Kung ang Diyos na tumawag sa atin ay sumasa atin, mga kapatid, ay wala po tayong dapat ipangamba sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, kung ang Diyos na tumawag sa atin ay sumasa atin, ay wala po tayong dapat ipangamba patungkol sa pinagagawa ng Diyos sa atin. E po itong pinangangambahan po natin, ako po ay nakaranas din po ng iba't ibang uri ng pag-aalala, iba't ibang uri ng mga pangamba, katulad po ng ating pong kapwa-lingkod na si Moises, at ako po naniniwala na katulad po ni Moises ay marami po mga tanong sa ating kaisipan, paano kung ganito, paano kung gano'n ang mangyari. Kaya naman, madalas, mga kapatid, ay nagkakaroon tayo ng mga plan A, plan B, plan C. Kapag ganitong nangyari, ganito ang aking gagawin. Kapag ganitong nangyari, ganito naman ang aking gagawin, mga kapatid. Ang pinapayo po ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay huwag tayong tumiwala sa pangunawa ng ating sariling mga kaisipan. Bagkus, dapat tayong sumampalatayang lubos. Mga kapatid, dapat tayong sumampalatayang lubos sa ating Panginoong Diyos. Dapat nating kilalanin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga gawi. At ang ating Panginoong Diyos naman, ang siyang tunay na bibigyan niya tayo ng isang matuwid na landas, mga kapatid. Kaya nga po, ini-encourage po natin sa ang bawat isa sa gabing ito. Ang tanong po ay, hindi yung ang Diyos ba ay maghihimala? Hindi ito yung tanong.
Ang tanong ay hindi yung, ang Diyos ba ay makapangyarihan? Hindi po yun ang tanong. Sapagkat ang Biblia po mismo, salita ng Diyos, na basihan ng ating pananalig bilang mga lingkod at mga mananampalataya, nagsasabing ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Ang Diyos ay tunay na nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang unat na kamay. Hindi po yun ang tanong. Ang tanong dito ay, tayo po ba ay sumasang-ayon sa Diyos? Tayo po ba ay handang tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng mukhang imposible ang mga bagay na ating pong haharapin, na napakahirap na mga bagay na ating haharapin? Tayo po ba ay handang sumampalatayang lubos sa Diyos at magpasakop sa Kanya at ipaubaya ang ating buhay at kinabukasan sa Diyos na sa atin ay tumatawag? Ang aking pong dalangin, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo po ay tumugon, sumunod, tayo po ay magpatianod sa ating Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon, at sa susunod na Martes ay itutuloy po natin ang paksang ito, ang mga takot ng lingkod ng Diyos at ang mga tugon ng Panginoon. Salamat po at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Salamat, Pastor Noel. Muli ay napakinggan nyo ang ating mensahe sa gabing ito. Kung ibig nyong marinig ang buong mensahe ay nasa website tayo ng Glory Tabernacle Prayer Meeting .blogspot.com. Hallelujah. Tayo po ay nasa bahagi na ng ating mga prayer requests, praise report, at mga testimonies. Salamat na muli, Pastor Noel. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo, Pastor. Amen. Salamat din. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Kung sino man po ang nasa linya o ang mga nakikinig dito o sa ibang bansa, nakabukas na po ang ating linya sa inyong mga prayer requests, praise report, at mga testimony. Hallelujah. Sino po ang nasa linya sa gabing ito? Magandang gabi po, Pastora Marina. Hi, diba? Brother Rico, kumusta? Buti po. praise report ako, Pastora. Amen. Sige. Today, na-receive ko yung message regarding doon sa pinagpe-pray natin ng, I think, a month ago. Uh-huh. Regarding yung sa bahay. Yeah, amen. Na-approve na yung short sale. So, most likely, by July, baka may closing na kami. So, praise the Lord. Thank you. Yeah. So, patuloy tayong mananalangin para nga tuloy-tuloy ang iyong mga gagawin tungkol ito sa bahay. Amen. Then may isa kong prayer request sa Pastora Marina. Okay, yeah. Kung pinagpe-pray natin yung anak na magte-take ng exam, sa June 29 na siya kukuha ng NCLEX is a nursing exam. NCLEX? Oo. Oh. Ang pangalan niya si Ellen. Ellen. Andito siya? Apa. Nasa, nakatira dito sa, ano, malapit sa Astoria. Oh, okay. Akala ko sa Philippines. Okay. Nasa New York. Oh, good. Okay. Nursing exam.
Okay. Okay, itataas natin siya at nawa ay makapasa nga siya ngayong June 29. Okay, Sister Claire, can you lift up Ellen? She has exam on 29. Thank you, Brother Rico. Hello. Heavenly Father, we want to lift up to you, Lord God, Brother Rico and his prayer request. We thank you, Lord, for the praise report that there will be a closing in July about what he was praying for a month ago. And Lord, we pray for his child Ellen for her exam on June 29th for the nursing exam, Lord God, that Lord, you would give her favor that she will pass her nursing exam, Lord God. In Jesus' name we pray, amen. And I also have some prayer requests for Merle's friend who has surgery this coming June 30th for speedy recovery and the whole family to come to know God. And Sarah, for her two aunts, Carmine, to be discharged from the hospital, had issues with her kidneys, and Norma was admitted to the hospital. She got dizzy and out of breath from Jacoby transferring to North Central. Heavenly Father, we lift up Lord Sister Merle's friend that while she goes through the surgery, Lord God, this June 30th, that Lord, you would guide the hands of the physician who will be operating on her. Let the surgery be successful. And Lord, we pray for complete healing, complete recovery, a speedy recovery, Lord God. Lord, we also pray for salvation of her friend's entire household, Lord God, that Lord, every member of her family will come to know you as their Lord and Savior, Lord God. Lord, we also lift up Sarah and her two aunts, Carmine and Norma, that Lord, whatever sickness, whatever infirmity they have, we pray for complete healing and restoration for both of them, Lord God. Lord, heal them completely, Lord. And Lord, we pray, Lord God, that you would make them whole, make them restored in their bodies. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Who was that prayer request from? For Carmine and Sarah. Sarah's two aunts, Carmine and Norma. Carmine was discharged from the hospital, but she had issues with her kidneys. Norma was admitted to the hospital. She got dizzy and out of breath from Jacoby transferred to North Central. Oh, wow. And Merle's friend has surgery this coming June 30th. Speedy recovery and the whole family to come to God. Amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Who else is on the... sino pa po ang nasa linya? Na may mga prayer requests. Hello? Hello? Yes? Sora, si Merle. Oh, Sister Merle. Go ahead. Narinig niyo po ako? Yeah. Amen. Malayo ka ba? Hindi po. Oh, okay. So, ikaw ba yung pinag-pray ni Sister Claire? Yung mga friends mo na may mga sakit, yung isa. No, only one friend. Itong undergoing surgery? Yeah. Opo. So, sino ang Carmen and Norma? Sarah. Oh, that's Sarah. Okay. All right. Kasi linif up na ni Claire ang mga who will undergo surgery. Mm-hmm. May prayer request ka rin?
Opo, yung aking hinihintay na federal tax, hindi ko pa rin natatanggap. So, tatawagan ko sila ulit ng, pinababalik ako ng tawag ng July 10. Tapos, yung aking family patients for sa kaligtasan po nila. Tsaka, mga friends na makakilala din sa Panginoon. Panalangin po ng kaligtasan din po sa kanila tsaka sa buong family namin. Amen. Thank Dubapit you, Sister Merly. Apo. Amen. Pwede kong tawagan si Sister Connie? Hello, good evening. Hi, Sister Connie. Good evening. Narinig mo ang prayer request ni Sister Merly? Yung refund niya from the federal hindi pa dumarating hanggang ngayon. Kaya patuloy niyang ipina-follow up ngayong July 10. Tatawag na naman siya. Matagal na itong refund. Hindi niya natanggap. At saka mga patient niya and friends at ang kanyang buong pamilya for salvation. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord. I just want to share with you na nasa trabaho ako. Oh, okay. Kung biglang maputol, that means tinawag ako ng employer ko. So, Hey, Sister Khan. Oh, sige. Thank you. Salamat, Panginoon. Ama namin sa langit. Taos puso kaming nagpapasalamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa iyo. Dahil sa iyong pagmamahal sa amin at iyong grasya, binigyan mo kami ng paraan para makalapit sa iyo at makapag-presenta ng aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng aming Panginoon na tagapagligtas na Hesukristo. Panginoon, itong isang kahilingan ng isang kapatiran, tinataas namin sa iyo, Lord, na ang kanyang hinihintay na refund ng kanyang income tax, Lord, hinihiling namin, Lord God, na magkaroon ng kasagutan ng maging maliwanag kung ano ang sitwasyon, Lord. At hiniling namin ang pabor galing sa iyo, Lord God, na kung ano man ang nangyayari ay maituwid at magkaroon ng magandang resulta at pabor sa aming kapatiran na Sister Molly at ang kanyang kahilingan tungkol sa kanyang pamilya, Lord, na sila ay maging malapit sa iyo at buksan ang kanilang mga puso at isipan na magkaroon sila ng pagkauhaw, magkaroon sila ng pangangailangan na lumapit sa iyo, Lord, at mapag-alaman nila na sila ay kailangan tumanggap at sumuko sa iyo dahil sabi mo sa iyong salita na lahat ng tao nagkasala at kami ay nagkulang sa iyo, Lord, dahil ikaw ay isang banal at kami ay isang makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran at nangangailangan na malinisan ng aming mga puso, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsisisi at paglapit sa iyo at pagbagong buhay. Ito po, Lord, ito, Panginoon, ang aming hiling na ang pamilya ni kapatid
mali na ang kanyang pamilya ay magkaroon ng urgency ng pangangailangan sa kanilang mga puso na maramdaman nila na kailangan nila na lumapit sa iyo at magpasakop sa iyo, dahil ang kanilang mga kakulangan sa buhay, ikaw ang magpupuno, Panginoon. Hindi lang nila nalalaman yan, pero hinihiling namin, Panginoon, ko na dumating na ang panahon na malaman nila na sila ay magkaroon ng lakas loob at pagkauhaw at pangangailangan sa iyo, at paliwanagan mo ang kanilang mga isipan at akayin mo sila, Panginoon ko, sa matuwid na daan, at hawakan mo sila sa kanilang mga kamay kung sila man ay walang lakas at mahihina ang kanilang tanampalataya na makalapit sa iyo. Bigyan mo ng daan, Panginoon ko, dahil sabi mo, Panginoon ko, kung kami ay mahina, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. At ang kailangan ni Sister Mali na yung kanyang mga pasyente, Lord, lahat ng tao, sinabi mo na kami nagkulang, Panginoon ko, dahil ikaw ay banal. Nagkulang kami sa iyo, Panginoon ko, dahil kami ay nagkasala. So lahat ng tao ay nararapat na lumapit sa iyo at manghingi ng kapatawaran. Itong mga pasyente, Panginoon, hinihiling namin at itinataas sa iyo. Sila, nakakaalam ka kung sino ang mga pangalan nila, kung gaano sila karami, Panginoon. Kung sino man ang may pulang sa puso na tumanggap sa iyo, Panginoon ko, pagpalain mo yan, Panginoon ko, at paliwanagin mo yung maliit na salita at palakihin mo sa kanilang mga puso para sila ay magkaroon ng lakas loob at magkaroon sila ng pagkukusa na magkaroon sila ng kahilingan sa kanilang mga sarili na pagkusa na lumapit sa iyo at manghingi ng kapatawaran, at upang sila ay mahugasan, palinisan ang kanilang mga puso't kaluluwa at maligtas sila, Panginoon ko, at magkaroon sila ng yung pangako mo, Panginoon ko, na gift of life, yung pinakamagandang regalo sa buhay ng tao ay ang aming sariling kaligtasan, Panginoon ko. Inihiling namin na bigyan mo ng daan, Panginoon ko, ang mga ito ay mahihina, Panginoon ko. Panginoon ko, hiling namin, Panginoon ko, na magpadala ka ng mga anghel na mag-aano sa kanila, mag-aakay, Panginoon ko, na sila, maski sila ay mahihina, bigyan mo sila ng kaunti lang, Panginoon ko, na kalakasan na makalapit sila sa iyo. Parang awa mo, Panginoon ko, dahil ikaw ay maawaing mahabaging Diyos, Panginoon ko. Dahil isa iyong habag sa amin at iyong awa at pagmamahal, binigyan mo rin kami ng daan na mapalapit sa iyo, Panginoon ko. At ang mga sarili naming mga pamilya, Panginoon ko, na hindi pa nagpapasakop sa iyo at hindi pa lumalapit sa iyo, Panginoon ko, tinataas namin sa iyo, Panginoon ko, magmula sa aking pamilya, mga pamangkin, mga kamag-anak, mga kaibigan, Panginoon ko, ganun man ang kapatiran sa buong katawan ng Panginoong Hesus, kaming mga kapatiran, kahilingan namin, Panginoon ko, bawat isang pamilya, Panginoon ko, na ang aming mga sakop ng pamilya, Panginoon ko, ay magkaroon din ng kaligtasan, Panginoon ko, ang bawat isa, Panginoon ko, wala na, hindi namin gusto na may maiiwan, Panginoon ko, dahil si Moses nga, sinabi ni Moses kay pero na hindi kami mag-iiwan ng bata maski hayop, lahat namin kasama
para kami ay pupunta doon sa lugar ng aming pag-aalayan sa Diyos. Kasama namin ang aming mga maliliit na bata, pati mga hayop. So, Lord, ganun din kami. Wala kaming gustong maiwan, Panginoon ko. Gusto namin na makasama namin lahat ang mga aming mga pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, Panginoon ko. Dahil nalalaman namin, Panginoon ko, na iyon din ang iyong gusto ng puso mo, na kami ay lumapit sa iyo at magpasakop at manghingi ng kapatawaran, Panginoon ko. Salamat, Panginoon ko, na ikaw ay nag-alay buhay sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, na iinalay mo ang buhay para lang kami ay makalapit ulit sa Ama na Diyos. Salamat, Ama, dahil binigyan mo kami ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. At ang aming mga kababayan sa aming minamahal na inang lupa sa Pilipinas, sa Panginoon ko, ipinapaabot namin ang aming panalangin, tinataas namin ang aming mga kababayan sa Pilipinas, Panginoon ko, na mahawal sila sa buhay ng kasalanan, na sila, Panginoon ko, ay maligtas. Bawat isa, Panginoon ko, hinihiling namin. At lalo na yung mga sumasamba ng mga santo, lalo na doon yung sakyapo, yung mga tao na nagpapakahirap na magpunta sa ano, piyasta ng itim na Nazareno, Panginoon ko. Nakakahabag sila, Panginoon ko, dahil bulag na bulag sila. Iyon ang masakit dahil alam na namin ang katotohanan. Kung nakikita namin na dudurog ang puso namin dahil alam na namin ang katotohanan at alam na namin kung saan ang liwanag, sila ay nasasakupan pa sa dilim. Ang kanilang mga panampalataya ay inilalagay sa isang walang kabuluhan na isa lang na likha ng kamay ng tao na inukitan lang ng imahin. Panginoon ko, iyon ang aming dalangin sa iyo, na hipuin mo itong mga taong ito na matuto silang tumawag sa iyo at lumapit sa iyo dahil ikaw ang totoong Diyos, Panginoon ko. Yung mga santong yun na kanilang pinagkakaguluhan ay walang maitutulong sa kanila. Minsan na hospital pa yung mga tao para lang doon sa kanilang mga panata, Panginoon ko. Dahil sila ay bulag, nasa kadiliman sila, hindi nila alam ang katotohanan. Ang aming panalangin, Panginoon ko, na makarating sa bawat isa sa kanila ang katotohanan. Sa kanilang puso, bawat isa, yung mga taong sumasamba doon sa itim na Nazareno, Panginoon ko, na magkaroon sila ng pagkakataon na malaman nilang katotohanan. Bigyan mo ng daan bawat isa, Panginoon ko, na mailigtas sila sa, mailabas sila sa kadilimang yan. Sa ang lahat ng ito, Panginoon ko, ay tinataas namin sa iyo at ipinagpapasalamat namin dahil ikaw ang nagbigay sa puso namin na kami ay tumawag sa iyo, Panginoon ko, na kami ay itaas namin ang aming mga kahilingan sa iyo. At salamat, Panginoon ko, dahil bukas ang iyong puso at ang iyong pinto sa amin upang tanggapin ang aming mga dalangin. Salamat, Panginoon ko, at ibinibigay namin ang pagpupuri sa iyo, Ama, at sa aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas at ang aming pinagpapasalamatan namin, ang Espiritu Santo, na lagi naming kagabay. Salamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Connie. Hallelujah. Si Sister Connie ay isa sa ating mga kapatid na meron siya sa atin ng Children's Ministry, gayon din si Sister Chit. At si Sister Connie ay nagkaroon sila ng sila ay isa sa mga na damage ang nung nagkaroon tayo ng bagyo
na malakas at ang kanyang maliit na simbahan ay naguho. Ang natira ay basement lang kaya she will be uuwi siya sa October, I think, upang iyon ay ipatayo na muli. At dalangin natin siya at si gayon din si Sister Chit na merong children's ministry na ipanalangin natin sila na patuloy ang alab ng kanilang mga puso upang matulungan ang mga kababayan natin doon na naghihikayo at lalong-lalo na ang simbahan ni Sister Connie na kailangang itayo na muli. Sister Merly, pwede mo silang itaas. Gayun din ang ating bansang Pilipinas. Okay? Apa. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Muli po kami nagpapasalamat at dinala mo na naman po kami sa iyong banal na presensya. At naririto po ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito pang magpalakasan at magpalalanginan, Panginoon, sa aming itinataas sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, tinataas ko po sa aming panalangin po ang aming kapatid na si Kaning, Panginoon. Dalangin po namin po yung church na nawasak po doon, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na patuloy mong ipoprovide po sa kanya, Panginoon, ang pagpapatayo po ng maliit na simbahan na ito, Panginoon, sa kanilang lugar, Panginoon. At sa mga batang tinutulungan po niya, Panginoon, patuloy po itong patuloy po siyang makabahagi po, Panginoon, ng pagpapala po sa mga batang ito na nagugutong, Panginoon, at sa mga batang nasa lansangan po, Panginoon. Patuloy mo pong bigyan siya, Panginoon, ng pagpapala po, Panginoon, sa mga batang ito na kanyang tinutulungan, Panginoon. At ang mga batang ito, Panginoon, hindi lang po sila na tumingin, Panginoon, sa mga pagpapala, kundi, Panginoon, dalangin ko po na marami pong matutunan ng mga batang ito, Panginoon, patungko sa iyo at higit sa lahat po, Panginoon, na magkaroon po sila, Panginoon, ng takot sa kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain po ang kapatid naming si Kaning, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon, at sa muling pagpapatayo niya po ng simbahan po, Panginoon, para po sa iyong kalwalatian po, Panginoon. At alam mo po kung ano po ang nasa puso niya, Panginoon, at ito'y inilagay mo sa kanya, Panginoon, at tunay nga po, Panginoon, na sa kanyang pag-uwi, Panginoon, sa pagbalik niya po ng bansang Pilipinas, Panginoon, samahan mo siya, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, anumang po ang gagawin niya po, Panginoon, sa pag-uwi niya po ito, Panginoon. Mangusap ka po sa kanya, Panginoon. Bigyan mo siya ng direction, Panginoon. At ipakita mo sa kanya, Panginoon, kung ano po ang nais mong ipagawa sa kanya, Panginoon, sa lugar po nilang yon, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na gawain mo po ito, Panginoon. Hindi niya po gawain ito, kundi, Panginoon, itinalaga mo po ang puso niya, Panginoon, upang tulungan ng mga batang umaasa po, Panginoon, sa iyo na sila'y patuloy mong bibigyan, Panginoon, ng magandang buhay, magandang kinabukasan, Panginoon, na hindi maibibigay, Panginoon, ng mga magulang nila sa kanila, Panginoon. Salamat po sa kapatid namin ito, Panginoon, na si Kaning, Panginoon, sa patuloy niya pong pagtugon niya po sa iyo, sa patuloy niya pong pagsunod niya, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. At ganun din po sa mga mahal niya sa buhay, Panginoon, patuloy mo rin po, Panginoon, dalawin ang buong sambahayan niya po, Panginoon, sa bansang Pilipinas na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. Kausapin mo po ang bawat isa,
Panginoon, sa buong pamilya niya, Panginoon, at bigyan mo po sila, Panginoon, ng buhay, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, at na higit sa lahat ng kaligtasan, Panginoon, sa kanilang mga kaluluwa, Panginoon. Ganon din po ang kapatid namin si Chit, Panginoon. Patuloy mo rin pong pagpalain ang kanyang buhay, Panginoon, maging ang buong pamilya niya, Panginoon, at maging sa pagtulong niya rin po sa mga bata po sa Philippines, Panginoon. At patuloy mo pong isupply, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan niya, Panginoon, upang matugunan, Panginoon, ang pagtulong niya po sa mga batang ito, Panginoon, sa Philippines, Panginoon. At patuloy mo rin po siyang patnubayan, Panginoon. Patuloy mo pong ipakita rin po sa kanya, Panginoon, ang lahat ng provision mo, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. At patuloy mong gamitin ang buhay niya, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon, na kanya tinutulungan po sa bansang Pilipinas, Panginoon. At muli po, Panginoon, na patuloy mo rin pong siyang palakasin, Panginoon, at pagtibayin po, Panginoon, ang pananampalataya niya at pagtitiwala niya po sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa kapatid naming si Chit, Panginoon, na patuloy siya pong nag-obey sa iyo at patuloy niya pong marinig ang tinig mo, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan po, Panginoon, ng mga salita mo sa kanyang puso, Panginoon, at maging po sa kanyang husband, sa kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy mo po sila, Panginoon, gamitin po, Panginoon, sa iyong kalwalatian po, Panginoon. At higit sa lahat po, ang pag-ibig mo, Panginoon, patuloy mo pong ilagay sa kanilang mga puso, Panginoon, ang kahabagan po, Panginoon, patuloy pong kaunawaan, Panginoon, sa kanilang mga puso. Panginoon, tinataas din po namin ang aming bansang Pilipinas po, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, hipuin po ang mga kababayan namin Pilipino po sa bansang Pilipinas. Nanaway po, Panginoon, na gisingin mo sila sa katotohanan, Panginoon. Ugain mo, Panginoon, ang mga sinasamba nilang maling sinasamba nilang Diyos sa kanilang buhay, Panginoon. At naway ikaw po ang makilala nilang Diyos na buhay, Panginoon, na dapat nilang sambahin sa Espiritu at katotohanan po, Panginoon. Bigyan mo po rin po sila, Lord, Panginoon, ng kahabagan at kaawaan po sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga kaluluwa, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ng mga namumuno po sa bansang Pilipinas po, Panginoon. Alisin mo po ang mga corruption po, Panginoon, na ginagawa po ng mga namumuno pong ito sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ituwid mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, at naway makita po nila, Panginoon, ang kalagayan ng kanilang puso, Panginoon, at naway makita din po nila, Panginoon, na maraming naghihirap, Panginoon, na mga kababayan namin Pilipino, na maraming din po silang matulungan, Panginoon, na mga nagugutom, Panginoon, mga salat sa buhay, Panginoon, kaya po yung ibang kababayan namin Pilipino, Panginoon, na nakakagawa, Panginoon, ng kasamaan, Panginoon, ng iba't ibang uri po, Panginoon, ng kasamaan, Panginoon, na naway mapagtuunan po ito, Panginoon, ng aming mga namumuno po sa bansang Pilipinas po, Panginoon. Hipuin mo ang bawat puso nila, Panginoon, na nakaupo, Panginoon, sa Malacañang Palace, Panginoon, lalong-lalo na po ang aming presidente po na si Ninoy Aquino, Panginoon, at ang buong pamilya po nila. Dalangin po namin, Panginoon, ang kaligtasan din po sa kanilang mga kaluluwa, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kausapin mo po sila, Panginoon, at ganun din po, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang kapatid namin si Manny Pacquiao, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa kanyang puso, Panginoon. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, sa mga kabineting ito, Panginoon, sa Malacañang Palace, Panginoon, at ikaw po ang patuloy niyang maitanyag, Panginoon, maitaas sa kanyang buhay, Panginoon. Ikaw po ang patuloy niyang maparangalan, Panginoon, sa mga taong ito, sa mga namumunong ito, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Patnubayan mo siya, Panginoon, ingatan mo siya at ang buong pamilya niya, Panginoon, at hiling po namin ang kaligtasan, Panginoon, sa
ang iba niya pong pamilya, Panginoon, na hindi pa po nakakilala, lalong-lalo na po sa kanyang ina, Panginoon, na naway mabuksan po ang puso't isipan niya, Panginoon, na ikaw po ang kilalanin niyang Diyos na Panginoon sa kanyang buhay po, Panginoon. Iligtas mo po, Panginoon, ang mga taong ito, Panginoon, sa lahat ng uri ng Diyos, Diyosan, Panginoon. Palayain mo po lahat po ang lahat ng tao, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasalanan po, Panginoon. At patuloy mong isugo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon, at sa buong bansa, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, yung mga kapatiran naming pinangihinaan, Panginoon, pinapersecute, Panginoon, sa iba't ibang dako ng bansa. Panginoon, ingatan mo sila, patnubayan mo sila, Panginoon. Itago mo sila sa iyong banal na presensya, Panginoon, at patuloy ka po malwalhati, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin po namin ang mga pastors, Panginoon, ang mga ebanghelyo, Panginoon, ang mga nagdadala po ng iyong mabuting balita, Panginoon, mga guru, Panginoon. Patuloy mo silang patnubayan, Panginoon, palakasin, Panginoon, ang banal na espiritu mo, Panginoon. At ingatan mo sila, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga nagpa-persecute sa kanila, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang lalaban, Panginoon, sa mga gawa, Panginoon, ng kaaway, Panginoon, na si Satan, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, itong ina ng aking pinsan, Panginoon, na nasa province po ng Aklan, Panginoon. Kahabagan mo siya at kaawaan, Panginoon. Kausapin mo siya, Panginoon, na naway, Panginoon, na mahinto, Panginoon, ang mga bulong ng kaaway sa kanya, Panginoon, sa maling kaisipan niya, Panginoon, ng mga pangkukulam na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na sa pagpapersecute niya sa kanyang anak, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na may ginagawa ka, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon. Ipaunawa mo sa kanyang puso, Panginoon, na ikaw ang nilalait niya, Panginoon. Hindi po, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, na gumaling, Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon, sa karamdaman ng kanyang skin, Panginoon, na tutuklap, Panginoon. Hiling ko ang kagalingan niya, Panginoon, sa kanyang skin disease na ito, Panginoon. Dalawin mo siya, Panginoon, at kausapin mo siya sa kanyang puso, Panginoon, na naway wag siyang magmatigas, Panginoon, ng puso sa iyo, Panginoon, at naway muli siyang lumapit ng lubusan sa iyo. Pagsisihan niya, Panginoon, itong mga ginagawa niyang pagpe-persecute, Panginoon, sa kanyang anak, Panginoon, at sa mga kasamahan ng kanyang mga anak, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. At Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa aming katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at nandiyan ka, Panginoon, na aming sandigan, na aming buhay, Panginoon, at ang aming kanlungan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa banal mong presensya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen, amen. Salamat, Sister Marley. At opo. Hallelujah. Sister Chip? Sister Chip, andiyan ka pa? Baka nakamute siya. Okay, tawagin ko si Brother Rico. Brother Rico, pwedeng mag-close up in prayers ka. Closing prayer po, Pastora. Yeah, yeah. Salamat. O, dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa iyong mga gawa, ginawa sa amin, at sa aming mga panalangin, Panginoon. Naway dinggin mo po ang aming mga pangangailangan. Although ito po yung mga secondary lang, ang pinaka-importante po ay matutunan po namin ang iyong mga
kautusan at yung mga commandments, O Lord. Help us, O Lord, to learn more of you, O Lord. And we know that the secondary things will come, Lord. Thank you for all our prayer warriors, O Lord. Thank you for Holy Spirit, O Lord, for guiding us always, O Lord. May your name be glorified always, O Lord, in all our doings, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Brother Rico. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah.